Mukhang hindi kakampi ni Bea Alonso ang kapalaran ngayon. Ang daming isyong naglalabasan tungkol sa kanya. Di ba? Yun na nga, nanay. At asahan pa natin ito. Asahan pa natin ito na marami pang maglalabasan. Katulad na lang itong nakakalokong pasabog na ito na ya. Yung mga pinaalis na kasambahay. May mga nagra-rant. Side comments. Nagra-rant sila sa social media ngayon. At kalat na kalat na po talaga yung kanilang pagre-reklamo. Lalo na yung girlfriend ng isa niyang driver na nagsasabi na, bakit po ganon, Ma'am Bea? Ang babait naman po ng mga staff niyo, pero bakit ganon? Oo nga, nagbibigay nga kayo ng pambayad sa SSS at saka sa, ano pa yung isa niya, PhilHealth. Pero ayaw niyo naman silang payagan na lumabas ng inyong bahay para naman maasikaso ang kanilang mga dokumento at para naman sila ay magkaroon ng kasiguraduhan sa kanilang pamumuhay. Yung sa driver, yun ang pinagtataka ko, Romel. Kasi bakit kailangan na kapag nabangga ang sasakyan ay pababayaran sa driver? Bakit? Wala bang insurance itong mga sasakyan ni Bea Alonso? Ano, Romel? Yun ang nakakaloka. Tayo mga ordinaryong mamamayan lang, di ba? Kung meron tayong mga kaibigan na kapitbahay na pag nabangga, wag na, aakuin ko na kasi ako naman yung malaki ang kita ko. Hindi, sa inyo, tsaka may, insurance, diba? Romel. Isa pa yun. May mananagot ng insurance. Alam nga naman, wala silang policy man lang. At pangalawa, wala pong driver na gugustuhin na maaksidente siya at ang kanyang pasahero. Yes. Hindi po pwede yun. Kaya ang pakiusap, bigyan nyo naman sana ng magandang kinabukasan ng inyong driver. Hindi naman po sa idinadalangin namin, sabi nung girlfriend, nag-knock on wood pa siya. Paano kung may maganap nga? Wala man lang kasiguruhan ng driver kung ano magaganap sa buhay niya. Diba? Ayan na nga. At saka nakakapagtaka na yun, no? Biruin mo ha. Sa mga nangyaring-nyaring ito, mga simpleng bagay na hindi natin alam, malalaking bagay na pala ang hindi natin alam na may ganito palang kinakasangkutan si Bea sa mga ganitong mga usapin. At saka bakit magkataon naman na ngayon naglalabasan, ano, ang dami-daming issue tungkol sa kanya ngayon na hindi kagandahan. Kaya mara nagsasabi na bumaba talaga ang kanyang premium ngayon. No. Unti-unti lumulugmok ang pangalan niya. Eto na, nauna na sa pagbibigay ng ating komento mula po sa Amerika na nire-relocate ni Baricutot sa Vietnam. Si Juris Dr. Channel, ang kanyang sabi, ayan na, unti-unti nang lumalabas ang totoong pag-uugali ni Bea Alonso. Nako, palamig ka na muna. Sis, dahil bumibinggo ka na talaga sa publiko. Sige, ikaw rin. Yun ang sabi. Diba? At ganun din ang sinabi ni Tita Julie Paras. Lumalabas na ang tunay na ugali ni Bea. Nag-uumpisa ng umalingaw-ngaw. Hay nako, sabi ni Tita Julie. At sabi naman, okay, si Joe Florendo, si John Morendo, si Morondos, at saka si Louis Tolentino. Mga pintor na Pilipinong puro marites na rin ngayon. Ayan, nakatutok na sila at gusto na magkomento. Ayan, sabi ni Boy Zicaragay, lumalabas na ba ang true colors ni ating Bea? Don't tell me walang insurance sa mga sasakyan mo. Excuse me, hindi mo mailalabas ang bagong sasakyan mo sa kasa na hindi bayad ang insurance. Ako walang car. Pero alam ko yan, totoo yan. Di ba? Lalo na kapag bago ang sasakyan. Naku naman. Correct. At kahit na luma na may TPL pa rin eh, di ba? Correct. Third party liability. Kaya hindi po pwede. Bakit kailangan pabayaran sa driver kapag ka nababangga? At na naku, siguro, ito na eh. Ang pinasasagot niya, yung participation. Di ba? Yun yung participation. Yung siguro yun eh. Siguro binababayaran, binabawas sa sweldo ng kanyang piloto. At sabi ni Maricho Formacion Espiritu, nagulat po ako. Wala kasi sa itsura ni Bea na ganun pala siya magtrato ng kasambahay. Looks are deceiving po talaga. Ito ang tanong ko. Nung nakaraang ano, teka muna, isa pa muna ha. Mula kay Ching Bautista Silverio, ano kaya ang laman nito? Dito ako nagugulat sa kakay John eh, alam mo naman. Kawawang Dom. For sure, Bea is the one who will be wearing the pants when they get married. That is, kung matutuloy. Di ba? Naku naman. Sabi ni, ayan, si Tita Sofia Angeles, ganun din ang kanyang komento. Ano na ang nagaganap kay Bea Alonso? Ang tanong ko, Romel, ito, at mga kababayan, mga kapatid,
nung nakaraang Valentine's Day po, ay meron pa po silang ipinost na si Bea ay dinalaw sa kanyang kwarto ng kanyang staff, di ba? Yes. Ng kanyang mga kasambahay na may daladalang cake at mga lobo na bumabati sa kanya ng maligayang araw ng mga puso. Yung mga nagrarant kaya ngayon, yung mga nagrereklamo, kasama pa kaya dun sa nandoon noong February 14 o ito yung mga unang pinaalis na? Kasi may mayordoma daw pala si Bea eh. May governess. Diba? May governess. Iba yun kasi kung may ganun, diba na yun, marami yung kasambahay. Kung ganun. Napakahalaga naman kasi ng kanilang inuukilkil. Siyempre, still health. Maaasahan nila yan kapag nagkaroon sila ng sakit kay SSS. Nagbibigay naman daw ng pambayad si Bea yung partisipasyon ng pinaglilingkuran sa kanyang mga tauhan. Pero hindi raw naman niya pinapayagang makalabas ng bahay. So, paanong aayusin yung mga dokumento? Yun ang kanilang reklamo. Diba? Eh, pwede naman ipalakad lang ni Bea. Yun na yung sa kanyang ano, diba? Yung parang opisina, may isang taong naglalakad pa sa mga empleyado niya. Totoo. Diba? Merong representative, diba? Okay, yan. At sabi ni Tita Nene Ulanday, negang-nega si Bea ngayon. Nag-uumpisa nang lumabas ang kanyang tunay na ugali. Pati ba naman driver at kasambahay niya? Bababa na ang popularidad mo talaga, Bea, sabi ni Tita Nene Ulanday. At sabi ni Randy Balaguer, nay, ang governess po ba ay asawa ng governor? Naalala niya siguro yung ano, naalala niya siguro yung kwento tungkol sa isang actress, di ba? Kasi babae yung gobernador doon sa lugar na kanyang pinuntahan. Nung magmagandang gabi siya sa lahat, magandang gabi po kay governess Chu-Chu-Chu-Chu, Kemirut-Kemirut. Ganun. At kay Vice Governor Chu-Chu-Chu-Chu at sa inyo pong lahat, ginawang governess ang governor dahil babae. Randy Balaguer, you're so witty, di ba? Ayan, ako, dami-dami dito. Sabi ni Eddie Letada, wow, ang daming kasambahay at may governess pa. Ayaw ni Ate Ness ng ganyan. Governor lang ang pwede kay Ate Ness. Alam mo, Eddie Letada, huwag kang gaganyan-ganyan, ha? Ayan. At sabi ni, nako, Herminia Carrion na nakabalik na sa Singapore. Nay, siguro ang nanay ni Chuchu ay nanay ni Sarah G. Ay, wag naman po tayo magdamay ng ibang ano, ng ibang pangalan, mga ganyan. Herminia, maraming salamat sa text mo anak, pero walang dapat tayong ikumpara, di ba? Dahil ito ay kakulangan ito ni Bea na hindi natin dapat na ikumpara sa iba. Ito, sabi ni Dan Clavesillas, ang mga tao na nagbibigay serbisyo sa iyo ang unang dapat mong pinakikisamahan at minamahal. Kahit ba binabayaran mo pa sila eh, ayaw mong palabasin, mag-hire ka na liaison officer mo. Tama dito si Dan Clavesillas, totoo yan. Okay. Nay, matagal kong nakasama yung si Bea sa seryeng Betty La Fea ng ABS dati. At alam na alam ko ang pag-uugali ng hitad na yan. Ayoko na lang magkomento kasi nga mahal nyo pa siya noon at pinagtatanggol. Pero nakiiwan naman pala siya sa laban. Ungrateful, sabi ni Eddie Letada. Si Eddie Letada po ay isang talent. Kaya kilalang kilala niya ang mga artista. Ayan. Sabi pa uli ni Tita Julie Paras, kaya pala walang nagtatagal na relasyon si Bea. Kawawa ang mapapangasawa niya. Napaka-manipulative pala niya. Sabi ni Tita Julie Paras. Ayan na, ala na, ano na. Magandang tanghali po. Ingat po palagi. Mahal po kita, sabi ni Ali. Ang ating shooter. Meron hello, kasi... Ali and Mami Rose. Ayan. Don't tell me, wala ka ring accountant para mag-ayos ng mga papeles gaya ng SSS at PhilHealth ng mga kasambahay mo. Maski hindi na sila maglakad ng papeles nila, sabi ni Boyzy Caragay. Napakaraming butas po eh. Totoo naman ito. Napakaraming butas na masisilip ang ating mga kababayan tungkol sa ganitong pagrereklamo ng mga kasambahay ni Bea. Pinakamahalaga pa, huwag gugutumin ang driver, Romel. May mga kilala akong personalidad na inirereklamo din ng kanilang mga, alam mo na, ng kanilang mga piloto dahil nagugutom. Meron niyang isang driver na nagsabi pa,
pag ako nahuli ng pulis, isa lang ang ikukwento ko. Kasi hindi pa po ako pinakakain ng amo ko, kaya nahihilo na po ako. Ay, nakakahiya yung ikwento mo sa pulis yung ganun.